sa buong kapuluhan, mga panggawigada. 16 minutes before the hour of 12 o'clock. Ay, nako, mga panggano. 7001 7949. At binabati ko nga pala si Harian at lahat ng workforce ng WNS Manila. I'd like to say hi to all of you. Thank you very much, people, for tuning in. And hey, Jeff, are you at work right now? I mean, are you at work? I mean, are you at work? Like, you know? Well, I'm Jody Menezes. How are you doing? It's 11:45 in the evening of a Tuesday, 13th of July, 2021, and we got our next caller named Missy from QZ. We got the rhyme. You know about that, Chairman? That's QC and Missy. Arte na magsasabi. Hi, Missy. Hello po. Good evening. Ay, good evening. Napaka lamlam naman ang boses mo. Medyo hindi na po kailang mag- madami nang natutulog. Ah, talaga? So mag-a-adjust kayo pag mahina yan? Hindi naman. Ako na lang pong mag-a-adjust. Yan. Ilang taong ka na? 31, Papa Jackson. Sabi ko na matanda ka talaga sa akin. 29 lang, Papa mo eh. Po? 29 lang ako. Ah, okay po. Halata naman. Yan. Good, good, good! Papa Jackson, medyo ka nakakabahan ako. First time ko eh. Ah, first time mo makatawag? Oo po. Kailan ka pa nakikinig ng show ko? Matagal na kaso. Kaya ka kinakabahan? Oo, kaso naririnig ko lang yung ibang story ng iba. Kaya sabi ko, try ko naman. Sige. Kulungin mo na kamay, lakasan mo ha. Okay pa. Yeah. Anong ginagawa sa buhay ni Missy? Bali po, admin staff po ako sa isang private law firm po. Ah, okay. Ano mga kaso tinatanggap niyo? Private po, Papa Jackson eh. Staff, may annulment ba tinatanggap dyan? Medyo po. So hindi niyo forte yan? Parang. More on company, kasi private company po yung mga hawak namin. Sige. Ba't ka napatawag? Bali, Papa Jackson, si-share ko lang ang aking kagagahan for 11 years. Bali, Papa Jackson, meron akong long-time relationship na ngayong year 2021 is nag-end na siya ng February. May karelasyon ka, nag-break kayo ng February? Ito lang po, 2021. Okay. Long-term, gano'ng ka-long-term ang long-term? Mga 6 inches, gano'ng? Mga 11 inches, so, Jackson. Ha? Mahaba-haba. May 11 years kayo? Po, since 2009 po. Bali, yung guy po is nasa Qatar po siya ngayon. So, 2009 po, nagkakilala po kami sa dati ko pong work. Bali, nag-live-in na din po kami ng 2010. Bali, umalis po siya 2017. Papuntang? Qatar po. Qatar? Yes po. Hanggang Bali, nandun siya? Yes po. So, when you guys broke up, he's in Qatar? Yes po. Okay. Bali, LDR po kami. Papa so, Jackson. Since 2019? 2017? 2017 po siya umalis. So, yung relationship po namin since 2009. 2017, 4 years na kayong LDR? Yes. In between those, years, during those years, nakakauwi ba siya? Hindi po. Bali, first time po niya, Papa Jackson umalis eh. Year 2017. So, 4 years, walang uwian? Wala pa po. Oh, okay. Bali, yun nga po. Okay. Actually, ako po yung may kasalanan kung bakit din kami nagkahiwalay. Pero share ko na rin, Papa Jackson, na yun nga. Para makinilis ako, ano yung kasalanan niya? Kasalanan ko po is marupok. Eto na naman kakanta. Kakanta na naman tayo, Chairman. Ilang beses na akong nagkamali, pero pag sinuyo ka, agad kang mingiti. Ouch, Papa Jackson. Nagloko ka. Yes. Nang lalaki, lumande, tumarot. Yan na nga. Ay, nako. Bali, Papa Jackson, 2009, nag-meet kami sa dati kong work. Ngayon, nag-live-in po kami 2010. So,
Noong 2010 po kasi, Papa Jackson, dun ko nalaman, nung 3 months na siguro kami nag-live-in is married po siya. Bali, may dalawa po siyang anak. So, hindi niya sinabi sa'yo na married siya? Yes po. 3 months na po kami noon, Papa Jackson. Na magka-live-in? Yes po. But you did not break up with him? Opo. Although yung... So, he was married but he was separated? 7 years na po silang hindi naging sasama ng wife niya. Bali, total. So, the part that he actually excluded sa mga bagay na kinuwento niya sa'yo was the part that he was technically married? Yes po. Diba? So, he lied to you but he did not cheat? Yes po. Okay, good. Bali po yun ngayon. 7 years na silang hindi naging kasama ng asawa niya, which is married po sila. Hmm. Civil, naman po silang kasal. Tapos meron po siyang anak na dalawa. Hmm. Tapos yun po, yun na nga, nag-live-in nga kami. Hanggang tuloy-tuloy naman na kami nagsama for ilang years. Ngayon po, nagka-problema po kami first time nun sa financially. Sa kaya nga po siya umalis para makapagbaya din kami sa mga ibang expenses. Dalawa lang kayo? Ba't kayo may problema financially? Actually, marami po kaming business. Although siya, marami siyang business na kinrate o para inopen. Kaso dumating talaga sa Papa Jackson sa hindi na namin na control yung business hanggang nabaon kami sa utang. Ano business nyo nun? Actually, car wash. Meron kaming car wash for 5 years. Meron kaming store na mini store. Tapos meron din kaming market lang. Hindi talaga sinuwerte, no? Opo. Kasi lahat, pagkarang lahat, inano namin, ginrab. So, yun, although nag-work pa kami ng dalawa, tapos may business kami na iba yung nag-manage nga. Siyempre, tiwala na lang din sa tao. Ano yung mga puhunan nyo? Hindi nyo niloan nyo, ganun? Hindi, Papa Jackson. Kasi yung ex ko ngayon is may pa-saving siya a year. Kumbaga sa doon sa dating empleyado, dating business, work namin. Is may co-employee namin is may nag-saving sa amin. Although a year, every December is nare-receive nila, which is may interest. Okay. Kaso lang, noon nga lang, sunod-sunod din yung bisyo niya, barkada niya. Hanggang sa naubos, hindi na malaya na boom, wala na. So, yun po. Nagkasakit siya. 2 years halos, hindi siya nakapag-work. Ano naging sakit niya? Siguro kakaisip din ng mga problema namin. Kasi nahabol na rin kami ng mga taong may mga balance kami. Na-mismanage niyo, no? Kasi dalawa lang kayo eh. Opo eh. Pero kumbaga ako, Papa Jackson, tuloy-tuloy kami nag-work hanggang sa nagkasakit siya 2 years, hindi siya nakapagtrabaho. Ako, tuloy-tuloy pa rin ako. Kumbaga ako, suporta pa rin ako sa kanya. Tapos yun nga po, hanggang sa tumating na parang martir na nga ako. Kasi mali na rin ni Papa Jackson na pinili ko siya sa pamilya ko kasi halos lahat ng oras binigay ko sa kanya. Hindi mali yun. You were trying to start a future with somebody else. Yes, diba? Opo. So, huwag mong tawagin mali yun. Opo. Okay. Tapos yun na nga po na umali siya. Hindi ko din, although talagang hindi ko gusto na mag-iwalay kami or more than a year na magkasama kami. Talagang kami lang ang dalawa. Yun nga lang sa to say, wala po kami naging baby. Yes. Noon yung 2016, doon po nalaman na may anak pa pala siya sa ibang babae. Ang dami, tatlo na. Bali, tatlo na po. Ngayon po yung bata, is nung nata abroad na po siya, nakaturn na siya, doon na yun niya nakita yung bata. Na, yun nga, kasi yung mother po, hindi din talaga pinasalo yung responsibilidad sa kanya. Kahit alam niya na nga nabuntis niya yung babae. Pero parang one night stand lang yata yung nangyari sa kanila. Ngayon yung babae na nabuntis niya na babae, may pamilya na rin. Tapos ngayon yung bata, sinusuportahan niya po. Okay. Ang nangyari kasi ngayon, Papa Jack, yung condition namin is mag-work sa ibang bansa para makabayad sa mga utang namin. Okay. Tapos ako is, magantay ako. Kailan ako? Siyan babalik, pagbukay na. Kumbaga, ayusin mo na daw niya lahat. Ganyan. Okay. So ako naman po, nag-work. Nag-work ako tuloy-tuloy. Hanggang sa hati pa rin kami sa pagbabayad lahat ng utang namin. Uh-huh. Ngayon po,
Nawalan ako ng work kasi nagkaroon ako ng aksidente. Paano ka? Na-injured yung pa ako na hindi talaga ako nakalakad. Kasi okay ka na ngayon? Okay na po, Papa Jack. Okay, good. Almost 1.5 years na rin. Mm-hmm. Ngayon po, nagpa-decide kami. Good to know. Opo. Nakapag-decide po kami na mag-open kami ng small business naman po sa market. Okay. Market, parang palengke na ano, dry goods, kanya. So, yun na, doon na Papa Jack pumasok yung kaibigan ko na babae na dati rin namin co-work noong 2009 na magkakilala kami. Okay. Siya po yung nag-offer sa akin na imbis na mag-abroad ka, sumunod ka sa kanya. Total. Imbis na sumunod ka sa kanya para mag-abroad, hindi mo kayo. Kasi kikitain mo sa ibang bansa, kikitain mo rin naman dito sa Pilipinas, basta masyaga ka lang. So yun po, nagbukas kami ng maliit na tindahan hanggang sa, yun na nga po, lumaki na, nag-invest na rin po siya sa akin ng 50,000 para at least pang support po. Ano ang tindahan? Dry goods ka, Papa Jack eh. Or saan? Papa Jackson? Jackson, sa ano po, sa market po. Ng Lobaliches Bayan. Oo, doon na sabi ko tuloy. Tapos yun nga po, doon ko na nakilala yung guy na, which is alam nung best friendan ko. Kasi siya naman din yung dahilan kung bakit ako napunta sa market kasi siya din naman yung nag-offer. Kasi ngayon po, nagkakaroon po kami ng problema talaga kasi sa financial, talhirap din talaga siya din mag-provide ng pambayad ng mga utang namin. So, doon na po, parang lagi kami nag-aaway. Hindi na kami nag-aasundo. Siyempre, LDR po, medyo 5 hours yung late time natin sa kanila. So, doon na po parang pumasok si Guy. Saan pumasok? Hindi, saan pumasok eh? Kino-confirm ko lang. Sa buhay ko po. Sa buhay mo, sa eksena. Sa eksena po namin. At least nakapasok. Parang... Bakit? Chairman, napakalas pa ng utak mo. Yung mga ngiti-ngiti mo, Chairman, di maganda yan, ha? Tapos? Yun na nga po. Hanggang sa na-develop. Which is okay pa kami noong time na yun nung nasa abroad ko. Okay. Tapos, yun na rin, nagkakaroon na rin kami ng closeness ng isa. Hanggang sa parang nakakampante na po yung dobo sa akin ni Papa Jack. Alam din naman po nung kaibigan ko na yun, ng best friend ko. Kaya sinasabihan nga niya ako na, baka naman pwede mo munang alisan mo na yung isa bago pumasok sa isa. Kompleto naman po siya sa advice sa akin. And nga, tapos hanggang sa dumating sa punto po na siya na rin yung dahilan kung bakit nalaman po. No? Lakasan mo. Ay, sorry, Papa Jackson. Hanggang yung best friend ko po, Ton, ngayon, yun na po yung naging dahilan kung bakit. Bakit kinucho ka niya? Oo po. Bakit? Kasi anong naitampuhan. Nagtatampuhan po kasi kami, Papa Jackson. Gaano ka nakatagal na nalalaki nung time kinucho ka niya? Nung polong po, months, mga 5 to 6 months, Papa Jackson. Kumakalang ka, kalahating pa. Kaldagang kita dyan. Pero Papa Jackson, wala pa naman talagang as in yung katulad sa amin na... Wala akong pakialam. It's not still cheating. Even if it's a day, yes, di ba? Yes. Anak ng pusa kuting. Katuloy. As yun na nga po, nagkatumpuan kasi kami nitong best friend ko. Na ayaw niya nga po dun sa guy na yun. Kasi kesyo daw nga, ganun lang ang work, hindi, mamili-mili naman daw ako, nang medyo ano. Yun na nga, hanggang sa hindi na kami nagpansin ng kaibigan ko na yun, nalaman ko nung tumatawag na sa akin tong si abroad, na matagal ko na daw po pala siyang niloloko is wala man akong sinasabi kung hindi pa daw magsabi yung iba na ano, ganta-ganyan, meron na pala akong iba. Tapos ngayon po, yung kasi may bahay kasi kami, Papa Jackson. Ano? May bahay kami nung ex-abroad, yung abroad ko. Kasi nakapag-provide po kami ng, yun na lang natitira sa amin sa lahat ng naipon namin. Ay, sorry, Papa Jackson. Sige. Yun na lang yung natira na, kumbaga na pundar namin. Oo, yung bahay.
Ngayon po, ang problema ko is nandun yung mother ko, nandun yung mga kapatid kong dalawa na wala pang asawa. Buy him out? You have to buy him out. Yes po. Bali, yung rights na yun, Papa Jackson, is already, hindi pa siya talaga totally amin. Kumbaga rights lang. Ngayon po is ayaw niya akong makausap. Pinlock na nga po niya ako sa Facebook. Nagtataka ka ba? Hindi na. Okay, oh. Hindi na po, no po. Kasi yun nga, alam ko namang talaga nasaktan ko siya. Yun na nga lang din talaga yung pagkakamali ko. Alam ko namang mali po talaga ako. Noong time kasi nung Papa Jackson, 2020 is na pass away yung papa ko noong September. Bakit mo sinasabi yan? Medyo tunod-sunod mo kasi Papa Jackson yung napagdaanan ko. So, na ako lang yung parang... No. Yung parang... No, stop. No. I'm stopping you now. Okay. Diba? Do not drag the name of your father in vain. Just justify your stupidity. Don't do that now. Okay. Napa-English tuloy ako. No. Dadawang pa yung tatay mo. Don't do that. That's not nice. Opo. Okay na. Ay, kakalma na ako. Okay, go ahead. Tapos? Kumbaga kasi, yun lang yung mga nagpagdaanan ko, Papa Jack. Nung time na talagang wala siya dito. No, but no, he was not here physically, but you were together. Yes po. Because if I'm going to follow that kind of reasoning, lahat ba na may pagdadaanan po? Justifiable pa kung nag-cheat? Yes po. Yun na nga din po talaga yung napag-iisip ko po ngayon. Anyways, di ba, what's done is done. Mm-hmm. Pagalitan mong kita rito, I just very well hope na sana na you learned the lesson. Opo. Okay. I learned naman po. Missy, why are we talking tonight? Yun na nga po. Kailangan ko po sana ng dagdag advice. Kala ko allowance, kinabahan ako doon. Oo, sa kanya ako baka ano pwede para mabayaran ko na lahat ng utang niya. Tumuhi na siya. Okay, good luck sa inyo lahat. Ha? Problema din ako ngayon. Ha? Good luck. Okay lang yan. Tapos, okay. Tapos yun nga po, pinapaalis na po niya ako dun sa bahay namin ngayon. Bali, yung kapatid niya yung pinapakausap niya sa akin para bigyan kami. Kanina ka pangalan ng bahay? Bali, nabili po kasi namin yung bahay na yun, 2014. Kanina na ka pangalan ng bahay? Sa pinsan. Sa pinsan niya po namin nabili yun. Okay. Who paid for the house? I mean, who gave the most money? Alam mo yan? Siya po. Okay, good. Opo. Kasi pinsan po yung nakatransaction niya eh. Kumbaga siya po yung kumausap doon. So, the biggest contribution you have is that you were the partner during that time, tama? Yes po. Okay, but financially, the one's paying it, and he can prove that through receipts, diba, sa padala and bank transactions, siya yun, tama? Yes po. That's practically his house, right? Opo. Good. Pinapaalis ka niya kayo. Opo. Di mag-ingat kayo, mag-transportify kayo. Pwede ba kami sa bahay mo, Papa Jackson? Oh, thank you. No, hindi ka siya. Yun na nga po. So, kinausap niya nga po yung mother ko. Na, yun nga na kung pinapalaya na nga daw niya po. Kung ako, bahala na ako sa buhay ko. Bakit kasi, tayo magkausap ngayon? Ngayon kasi, Papa Jackson, hindi ko din kasi akalain na biglang mapuputol yung akala ko. Magiging okay yung ginagawa ko. Ano na? Hindi ko nag-gets. Paano? Parang sa akin kasi, Papa Jackson, hindi pa magsingin sa utak ko na wala na kami. Dahil sa ginagawa. Nung nagpapad ka sa ng panty mo sa iba, dapat alam mo wala. I'm sorry. I'm not listening to this one. No. This is just ludicrous, and this is just a big hypocrisy. Mm-mm. You were having sex for half a year with somebody else. Opo. And now tonight you're telling me hindi mo mag-sync in na wala na kayo. How do we reconcile that po? Yun na nga talaga, Papa Jackson, ng katangahan. Nakasan mo? Yun na nga po talaga, Papa Jackson, yung katangahan at pagkakamali sa buhay ko. Na nasa huli talaga ang pagsisisi. Okay.
alam po naman po yun at ramdam ko po yung sakit din ang ginawa ko sa kanya. Uh-huh. Doble sa nararamdaman ko din po ngayon. Kasi unang-una na rin po nang hinayang ako sa Tagal at LDR. Ngayon pa lang talaga kami. Kumbaga ako din, ako ang unang bumitaw. Oh, well, yes. I agree with you. And you are suffering the consequences. Yes po. Okay. Okay. Hoy, aming munggo. Like on a Friday. Ano, hindi. Iniyaw na bang sa mga Jackson ginahin mo? You know what despises me sa kwento na to? I'm sorry for lack of better term, ma'am. Apa. Is that you are somewhat oblivious to why your 11 years, no? Yes, pa. Apa. 11-year relationship was ruined. Parang oblivious ka eh. Apa. No, parang bang, in Tagalog, parang mang maangan ka. Yan ang dating sa akin. Opo, opo. Amin, andun na po talaga, Papa. Di ba na parang di ako makapaniwala, we're over. What? What the? Kaila kayo aalis? Kanya yung bahay na yan. Sabi niya po sa amin is October, November. Okay. This year po. Pagandaan yun eh. You really have to go. Opo. That's his house. Opo. Diba? I mean, I'm sorry, but tama naman siya sa kanyang idinidemand, right? Hi talaga, Papa Jackson. Yep. Yep. What do you want to ask from me? Gusto ko lang po... Lakasan mo din. Parang tinayin mo. Bali po ba dyan ako? Gusto ko lang po... Hindi na naamo bigla. Ano? Yung telepono. Bali po ba dyan ako? Gusto ko lang po sanang... Mangingi ng sorry sa kanya on yeah. air. Kasi hindi na talaga, wala na talaga may komunikasyon ngayon. Kaya ito na lang yung naisip kong paraan para mangingi ng tawad sa kanya. Pahina ka ng pahina, ano? Ay, wait lang po. Okay na po. Parang pangkasalta ka palit ng palit yung bibig mo. Kasi Mama Jackson, may natutulog na. So, kumbaga, you wanna publicly apologize to him? Yes, po. Apo. Sobra. Let's just hope na sana marinig niya ito. And I hope this is really coming from the heart. Apo. Alright. Let's hear you out. Pwede po siyang pangalan. Well, yeah. Alam ko naman po na maririnig niya naman po ito. Soon. Kasi marami siyang mata sa akin. Tapos yun nga po. Gusto ko lang to Elmer Mar Guliem. Gusto ko lang mag-sorry at magpasalamat sa lahat. Magpasalamat sa lahat-lahat ng ginawa mo sa akin. In ups and down na pinagdaanan natin hanggang sa nagkaiwalay tayo. And sorry kasi dun sa time na nagiwalay tayo, dun ako bumitaw. Na sana noon pa, hindi ko na sana inayaan na masaktan ka o ilang taon tayong nagsama. Na kahit hindi ako yung legal na asawa mo, alam ko rin naman na hindi ka sweet at hindi ka showy na tao. Which is lagi mo nga sinasabi sa akin na mahal kita, hindi ko kailangan post sa social media o sabihin sa ibang tao kasi tayong dalawa lang naman yun. Sana lagi kang mag-iingat dyan. Saka alam kong
sa isip mo pa rin ako. Kasi hindi madali. Pero hanggang ngayon, sobrang nagsisisi ako. At mahal na mahal na mahal kita. Pero sorry. Sorry talaga. Yan, Papa Jack. Salamat. Itong sila chairman nang ulit eh. Nagdadrama yung caller natin, pinapababaan yung background kasi copyright daw. Sulatan niyo na lang yung Facebook, sabihin niyo sorry. Thank you, Papa Jackson. Na ilabas yung, ko yung matagal ko nang kinikim-kim. Ano ba tawag doon? Parabol? Parabol. Alam mo po anong para. Parabol ba tama? Ano ba yan? Tama diba? Ano ba? Parabol? In words. A simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson as told by Jesus. Di ba? Parabol. Hindi ko alam kung parabola ba ito, hindi masyari religious eh. But anyways. Yung kwento na, diba, nung naglalakad ka sa garden and you saw a very beautiful flower, your favorite flower. Opo. And you can pick the flower. Mm-mm. And when you pick the flower, it's all yours. Mm-mm. Pero hindi mo siya pinitas. Opo. Sabi mo, lalakad pa ako hanggang sa dulo ng garden. Baka may mas magandang bulaklak pa. And you walk the length of the garden. And you did not find any flower. And then you thought, balik na lang ako. So bumalik ka just to find out na pinas na ng iba. Opa. I hope you have a good ending sa part na. I hope one day, di ba, another version of your Superman comes along and save you from the heartache that you're feeling right now. As your friend, Missy, I wholeheartedly believe that you meant your apology to him. Opa. I believe that. From the bottom of my heart, I believe that. Opa. And I hope he believes it too. Opa. But him believing it is a very different thing from giving another chance. Sana talaga. Sana. Sana talaga. You get to find a better ending, if not a happy ending to your story. Okay. And I hope that you learn from this. Yes, sobra. Because there's no point going through such pain and regrets, no? Yun ang pinakamalaki sa'yo, di ba yung regret, no? Yes, po, sobra. There's no point going through that, those kinds of regret, di ba? The demons in your midnights, no? Opo. Kung wala kang matututunan. Yes, po, tama. Very true. Wala na, too late na. Pagalitan kita, nagloko ka. Opo. Pagpapagalitan lang kita sa punto, magpapakipokrita sa nagawa mo. Pero other than that, tapos na eh. Opo. It already happened. His family must hate you, no? So. Na? Oh. Well, my heart goes out to you. Thank you, Papa Jackson. Yes. Ingat ka palagi, ha? Thank you po, Papa Jackson. Balitaan mo ako pag nakalipat na kayo. Oh, Papa Jackson, hindi yung problema ko, eh. Pwede sana kung ako lang lilipat. Kaso medyo madami kami kasama ko pa si mother ko. You really have to move. Opo. Alam mo naman siguro yan? Opo. Di ba? Mm-mm. Ay, naku. Thank you talaga, Papa Johnson. Kaso pwede ako mag-request? Kakantahin or play? Play na lang. Hindi ako marunong kumanta eh. Alam ko, papakantahin. Ayaw kong pakantahin, Jerma. Hindi na ako marunong kumanta, Papa Chow. Ako nga kanta eh. Ay, ikaw. Tige. Anong kanta? Yung team song namin. Sasaktan pa sarili.
Hindi nalang matulog. Matulog ka nga doon. Yung kanta na lang niya para sa akin, last song niya daw sa akin. Yun. Uh-huh. Yung kathang isip ng Ben and Ben. Uh-huh. Yun eh, yun last post niya sa Facebook niya bago niya ako i-block. Na nakita ko. Pasensya ka niya. Missy kasi nasa hiraman na naman yung CD. Ay, ganun. Timing naman. Yeah, sige, I'll play it for you. Thank you, Papa Jackson. Papa Jackson, tawag ulit ako sa'yo. Mamaya mga 2:30. Hindi. Araw-araw. Hindi, play ko yung katang isip 2:30. Ay, ganun. Ang i-play ko sa'yo ay, ano, yung kanta ng Silent Sanctuary. Ah, sige, sige. Di na kita mahal. Aray naman. Yan ang nais mong marinig. Apiste kasi kayo! Aray. Ay, na-play ko na pala yung kanina. Yun na lang, Papa Jackson, yung katang isip. Sige. Sundan natin ang tuyo ng damdamin. Okay. Tapos, yung kantang, ikaw pala, taubaya. Ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Sabi na lang, na huwag mag-alala, okay lang ako, plastic. Ay, nako. Medyo masarap-sarap yung paramdam ko ngayon, Papa Jackson. Thank you. It will take time for you to, you know. Apa. Alam mo, nabibigatan ako sa narinig ko sa'yo because... Sobra eh. Nandun ka sa point na ano eh, kung kaya ko lang ibalik, na? Kung apa. Kaya ko lang ibalik, kung kaya ko lang ibalik. Sobra. Hindi mo kaya ibalik eh. There's only one one thing you can make out of this. That is to learn from it. Other than that, wala. Oh. I appreciate. Sana. I appreciate you that I feel you sincerely regret what you did. Oh, and as a friend, I wish na sana makabangon ka na ulit. Sana po. Thank you, Papa Jackson. Sige na, mag-impake na kayo. Si Mama nga, gusto na mag-impake. Ako lang ayaw pa. Kasi meron pa naman ilang months eh. Have a good one and thank you very much for calling thank the show. Thank you po, Papa Jackson. Bye-bye. Thank you. Ay, naku. Sad. Sometimes we make mistakes that drives the people or that drive the people away from us. People we love so much. People who complete the person that we are. If those people driven away by our stupidity cannot come back or will not come back sa atin to be part of our future, then the best thing we can do is to learn from the mistakes we did and acquire the discipline not to go through such pain again. Pangga, we are number 1 now, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo.
ka na.